Tingin-tere ito ng mga sakit, mga hinarabas o mga inensekto tulad nito. SLIT no, mga kaibrid, no? Grabe, natatake na ng insekto agad to, mga kaibrid. Ayun na, malimilipad, mga dilaw-dilaw. Ayun na, sira na. Oh, dami mga paro-paro. Oh, dami. Oh, may mga lumilipad, pansin nyo mga kaibrid. Oh, sira na mga ano nyo. Sayang. Dapat na-inspira na to. 30 days to mga kaibrid, oh. Ganda. What's up mga ka-hybrid at mga ka-farmers po natin dyan, Lakbay Farm Vlog. Nagbabalik muli sa aking YouTube channel. At kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Pahit na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bagong uploads at mga videos natin, no, mga ka-hybrid. So ngayon araw mga ka-hybrid ay nandito po ngayon sa barangay, same barangay pa rin, no, Gimpan Nueve Ecija, barangay Bacayao, no, mga. Kung saan nandito ako ngayon mga kaibrid, at pupunta tayo at magtitingin tayo ng mga sakit na pwede natin makita dito sa ating area o mga palayan natin, no, mga kaibrid. So yun, nasa likuran ko dun sa area na yun, go, ay nagtanim sila ng super hybrid rice na SL8, no, mga kaibrid. So nabalitaan natin ay yung SL8 ay maraming mga sakit na dumadapo rito doon, katulad din yung mga SL8 na namin na encounter noong araw na kami po ay nagtanim din ng mga maka-hybrid ng SL8 noon. Doon sa area na yon ay hindi, ang farmer po natin doon ay si Gloria Dulyas, no, maka-hybrid. Siya po yung SL8 user, no, maka-hybrid. So titingnan natin, pupunta natin yon. Titingnan natin yung mga sakit na pwede natin makita rito, no, maka-hybrid. At makita rin natin, makita na mga ka-farmers, at mabigyan din natin ng solusyon dito rito yung sa mga nakikita natin sakit, no, yung paninilaw, no, mga kaibrid, yung kulang sa zinc o yung tungro, no, mga kaibrid, na pwede natin makita rito sa SL8. Kasi ang SL8 mga kaibrid ay matibay din sa sakit, no, mga kaibrid. Pero pagka hindi hindi mo naagapan yung mga sakit dito sa SL8, ay maraming pwedeng makuha rito na sakit, ng, no, mga kaibrid. So kailangan mag-apply tayo rito ng mga chemical method, no, mga kaibrid. So yan, pupunta natin ngayon yung SL8 doon sa area na yon para ma-discuss natin kung ano yung mga sakit na yun, no, mga kaibrid. So ano pang inintay, no, mga kaibrid? Tara, let's go! So yan, what's up mga kaibrid? Isang magandang araw na naman po mga kaibrid, at pinag-loob sa atin ng mahal natin Panginoon. So ngayon, nandito ako ngayon sa area kung saan ay nagtanim sila rito ng super hybrid rice na SL8, no, mga kaibrid. Ay ang SL8 mga kaibrid ay siyempre para sa inyong kaalaman ay malakas din, ang mataas din ang potential yield ng kanyang ano, kanyang inaani rito, no. May mataas din ang milling recovery, mabigat ang butil, at siyempre umaabot ang butil niya sa inaabot din ng 350 to 400, no, mga kaibrid, pagka ito po ay pagka ito ay nabigyan natin ng tamang sustansya o yung tamang sustain ng pagpapataba dito sa ating palay, no. So ngayon, punta tayo ngayon dito, titingnan natin yung resulta o yung nila, no, tanim nila na SL8. So ano makikita natin mga sakit dito? So yan, makikita na natin dito kagad-kagad yung paninilaw kagad ng mga dahon. Katulad nito. So yan, makikita mo mga kaibrid. Ano napapansin niya, 'di ba? Naninilaw kagad 'tong mga dahon niya, at inaatake na rin 'to ng parang bacterial leaf, no. Yan, mga BLB. Yan. Dandan na kayo. Maninira kayo. Ayan, maaaso kong mga sinusuportahan ako dito sa aking So ayan, makita natin dito, no. Ayan, tingnan natin, i-close up natin yung mga butas-butas. Ito ay pwedeng maging sanhi ng tungro, no, mga kaibrid. Ayan, no. Oh. So ito ay day 30 na, mga kaibrid. Day 30 na.
So tingnan natin, hindi pagka ganitong stage na mga ka-hybrid ay pwede na natin itong isprayan ng mga insecticide, no, o fungicide para po maagapan natin itong mga sakit nila. So ayan. So dito, pansinin natin sakit dito. Ito, mas malala ito. Ito. Ito yung sinasabi nilang sakit na ayan, paninilaw. Pagka ganito mga ka-hybrid, ang countermeasure dyan, bunutin mo yan. Bubunutin mo to. Ayan o. Ayan o. Talagang wala na to. Sira talagang inatake na to ng maaaring insekto o mga uot-uot na mga ka-hybrid. At may mga insect talaga tayo makikita rito. Ayan o, katulad nito dyan. Comment below po kung ano tawag dito sa insekto na yan o. Ayan, yung parang dilaw-dilaw. Ayan. So titingnan natin kung may mga uod, no. So may mga uod na rin to mga ka-hybrid. So kailangan isprayan na to ng ano, mga prebaton, yan mga ka-hybrid, mga gold rush, zinc metallate. Pero pag ganito mga ka-hybrid, yung paninilaw ng kanyang dahon o puno, maaaring ano yan, zinc deficiency. Dahil lang para maging tungro yan mga ka-hybrid. So ngayon pag ganyan, patuyo yan. Papatuyuan mo ng tubig yan. Yan para hindi lumala. At syempre bunutin mo yung part na may dilaw. Yan. Tapos mag-spray ka ng mga zinc, katulad ng zinc metallic. Yan mga prebaton na pwede mong i-spray dito mga ka-hybrid. Pag nag-spray ka, kailangan patuyo, ayan, kailangan may kung may tubig man o wala, tapos patuyuan mo, tapos saka ka ulit magpatubig, no mga ka-hybrid. So ayan yung mga pwedeng makita natin dito sa SL8, no mga ka-hybrid, yung mga kasi katulad nung dati namin tanim, talagang tinungro, may part na tutungroin yan. Ayan o, katulad nyo, no, panindilaw, zinc deficiency. Maaring inatake din to ng ano, BLB. Ayan o, may mga insekto na rin tayo nakikita. Ayun o, tulad niya, no? Yan, pakicomment mga ka-hybrid para makita rin natin mga magsasaka, mga ka-farmers natin, mga ka-hybrid, yung mga sakit dito. Tulad nito, oh. May mga uod na to. Pero kalimitan, nakikita natin ganitong ano, uri ng insekto. So yan, kahit gold rush lang yan. Kahit prebaton yan mga ka-hybrid. So marami tayong mabibili na mga pang-insekto, no? Masasabihin nyo lang mga ka-hybrid yung mga suki natin na agri-supply na pwede natin ma-spray dito sa ating mga palayan, no, sa ating area. So katulad nito, nagsusuwi na. Ay nag-ano na. Nagpa-flowering na. At saka yung lumabas na kagad yung kanyang suwi, no, ay yung butil. No? Ang bilis. So bakit nga ganyan, no? Siguro yung application nila ng fertilizer dito, medyo hindi sila nagbasal dito, kaya nagkakaganyan. Dami, marami mga sakit dito sa SLA mga ka-hybrid na makikita. Oh, pansin mo yung dahon, parang may mga tapyas-tapyas, yung mga ganito, oh. Oh, bacterial leaf, mga yan, oh. Bari pagka inano natin, may uod yan, ayun, oh, nasisira na kagad. So kailangan apply na natin ng ano to, insekto, 30 days. Observahan nyo yung palayan mga ka-hybrid para hindi para maagapan nyo kagad, para pagdating ng paglilihi ay malapit na to maglihi. Yung mga ganitong stage na malapit na maglihiyan mga ka-hybrid, agapan nyo na. Pag may mga ganyang paninilaw, prebaton yan, cartap yan, na pwede natin ispray dito. Ayan o, talagang sira na. Cartap, zinc metallate. Yan. Tapos maghintay nga ng 3 araw, patuyuin mo. Yan, yung mga ka-hybrid. Oh, ganda pa naman ng ano, wala masyadong damo. Kaya lang, inatake ng insekto. Yung mga ganitong insekto, mga ka-hybrid. Oh, ayan o, close up. Yan.
Ayun pa. Dapat isperan na nila to. Para ganda ng ano, SLA. Tingnan mo yung kanyang suwi. Ito, ano lang yan, isang tundos lang yan, pero ang tundos niya, yung sanga niya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 na kagad. Tapos ayan o, ang dami na. So ngayon, susunod natin iba vlog dyan, yung average panicle, yung panicle length, tapos yung average tillers, yan ang titingnan natin dito, no, mga kaibig. Pati rin yung SL19 na pwede natin doon sa aming area, no, natanim. So ngayon, insekto muna tayo rito, yung makikita natin na pwede nating masolusyonan at yung mga prevention na pwede nating i-apply rito, no. Yung mga chemical method, yan. Yung mga nabanggit ko, mga kaibig, yan. I-apply nyo yan. Kasi yan yung mga the best na pwedeng i-spray dito sa ating palayan. At siguradong dito sa amin, yun yung mga in-spray at tested na yung mga kaibrid sa mga paninilaw na mga sirang ano, mga puno na mga kaibrid. So yan, mga kaibrid. Ayan. So pata tayo dito sa gilid natin, pero dito sa part na to, meron pa rin. Ayan. Ayan o. Ayan. Maganda, maganda yung SL8. So yung mga sakit na pwede makita rito sa SLIT, talagang paras yan, talagang namatay na yung ano na pwede ka pa dapat magtanim doon, sugutan yun, kaya lang wala na, hindi na naagapan. Ayun pa, dami. So yun lang mga kaibrid, update lang dito sa area na tanim ng SLIT, no, sa private rice, na mga sakit na pwede nating makita rito. At pwede rin natin masolusyonan na hanggat maaga, 30 days ito, pwede mo na kagad ispray ito pag may kaya lang sabi ko sa inyo, ay dalawin nyo mga kaibrid yung mga, yung inyong area. Kung may mga insekto, tingnan nyo kada puno, no? Pag may mga makita tayong mga uod-uod na, at may mga insekto na lumilipad, paro-paro, yan mga kaibrid, eh, malapit na mag, ano to, maglihi. Hanggat hindi pa naglilihi, ispray nyo na kagad, 30 days. 35 days for hanggang 50 days naman yan mga kaibrid na pwede kang mag-spray, kaya lang sa ganitong sitwasyon 30 days ay pwede mo nang agapan yan para pagdating ng flowering, paglilihi, at pagdating ng kanyang labas ng kanyang uhay ay maganda ang kanyang ano, tubo ng kanyang butil, no, walang mga ipa-ipa tulad na may mga inaatake ng atangya. So yan mga kaibrid, so yan lang mga kaibrid, update dito, no, uli SL8 Super Hybrid Rice. Sumundang araw muli. Ingat po at God bless.